Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Hiling ko po ang lahat na tumayo para po bilang paggalang sa salita ng ating Diyos sa Matthew chapter 28 ay ganito po ang sinasabi. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. 28 verse 20. Teaching them to obey everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the end of the age. Sa Tagalog, ay nais kong basahin sa inyo ang talatang 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po ay manalangin. Lord, sa oras po na ito, inihiling po namin sa iyo ang karunungan at ang kalooban mo po ang siyang matanggap namin. Samahan mo po kami at pagpalain. Habang binubulay namin ang iyong salita, hayaan mo, Panginoon, makita namin ang iyong kalooban at maisabuhay namin ito. Bigyan mo kami ng kapangyarihan at kakayanan upang lahat ng salita mo ay mai-apply namin sa aming buhay. At patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga sala at paging dapatin niyo kami sa iyong katwiran at kabanalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, good morning, mga kapatid. Napakapalad po natin sapagkat ngayon ay nagliliwanag na ang mga araw pagkatapos ng ilang panahon na parabagang ang mundo'y nababalot ng kadiliman, nababalot ng takot, nababalot ng pag-aalala. Ngayon, nagsisimula na po tayong bumalik sa normal. Subalit, mayroon po tayong tinatawag ngayon na new normal. Ayan. Kaya po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Dahil po dyan, we are encouraged to go deeper. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang title po ng ating message ay Go Deeper. Ibig po sabihin, equipping the saints one-on-one and in small groups by teaching the word and training them to know the deep things of God. So, yun po ibig sabihin, go deeper. Mga kapatid, napakahalaga sa pagtatayo ng building. Ang batayan ng mga kilalang arkitekto at mga engineers ng isang building ay matatag kung ito ay mas malalim yung pagkakahukay at paglalatag ng pundasyon. Pag ang isang bahay ay mababaw lang ang pundasyon, mabuay, madaling magiba, konting hangin lang, konting bagyo, babagsak. Mga kapatid, ganoon din ang pananampalataya. Pag ang pananampalataya ay mahina, mababaw, madali tayong manlamig, madali tayong mawala sa ating Panginoon. Ang isang puno, kapag ka po ito ay mababaw ang ugat, mga minamahal, ay madaling maitumba ng mga bagyo at mga hangin. Kaya po napakahalaga sa isang puno, the more tumataas ang puno, lumalalim ang ugat. Sapagkat ang isang punong malalim ang ugat ay matatag at matibay, hindi kaya o hindi madaling ibuwal. We are encouraged to go deeper. Ano po, mas laliman natin ang ating pananampalataya, mas laliman natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Now, go deeper in what? So, number one, go deeper in relationship with God. So, in-encourage po tayo ng salita ng Panginoon na magpakalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon. Okay? Paano kaya ito magagana? Paano po ito mangyayari? Para lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng or by constantly digging the Word of God. Yung pag kailangang mas lumalim tayo sa salita ng ating Panginoon. Always remember, God is Spirit.
Subalit tayo ay nasa katawang pisikal, no? At kahit papaano, sabihin natin may pananampalataya tayo, pero hindi natin minsan talaga lubos na maunawaan yung deep things about God, no? Hindi natin siya lubusang magagap or maintindihan. Kasi siya ay infinite God. We are all finite man. Meron tayong limitasyon. Siya ay wala. Paano natin siya lubusang makikilala? Paano natin lubusang mapapalalim ang kaugnayan natin sa Kanya, ang relasyon natin sa Kanya? By constantly digging the Word of God. Amen po ba? Kaya napakahalaga po talaga rito, Kristiyanong masipag magbasa ng Biblia. Pag ang Kristiyano'y tamad magbasa ng Biblia, mga kapatid, Kristiyano lang siya sa salita. Maybe, tawag nga natin ay Kristiyanong pulpol. Bakit? Sapagkat Kristiyano lang tinuturing ang kanyang sarili, pero yung mga malalalim sa salita ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon ay hindi niya maintindihan. Kaya konting problema, konting pagsubok, bagsak na agad. Konting makaranas ng emotional disturbances, ayaw na nila agad. Okay? Medyo mababaw. Kaya po, the more na lumalalim tayo sa salita ng ating Panginoon, the more ang relationship natin sa ating Diyos ay lumalalim din. Amen po ba? Kaya para lumalim ang relasyon natin sa ating Panginoon, go deeper in relationship with God by constantly digging the Word of God. Secondly, by relentless prayer and communion with Him. Ano pong ibig sabihin? Panalangin. Ako po ay sang-ayon sa kaisipan ng isang Kristiyano kapag hindi po nananalangin ay mahina. Bakit po? Sapagkat pag tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos nangungusap sa atin. Pag tayo naman ay nananalangin, tayo yung nangungusap sa ating Panginoon. Umiikot yan eh. Hindi po pwedeng nagbabasa ka lang ng Bible pero hindi ka naman nagpe-pray. Hindi naman pwedeng puro ka prayer, wala ka namang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang ilustrasyon natin dyan ay parang pakpak ng ibon. Hindi makalilipad ang isang ibon kung iisa lang ang pakpak. Kung sa puro salita ng Diyos, hindi ka lilipad, hindi ka tataas. Kung puro naman prayer, hindi ka rin tataas. Kailangan sabay silang kumakaway. Kaya para mas mapalalim ang relasyon natin sa ating Panginoon, napakahalaga na ang salita ng Panginoon ay ating binubungkal, hinahalukay, pinag-aaralan, meditate, inuunawa. At kasabay nito ay ang walang humpay na panalangin at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kung ikaw man ay namamangka, eh hindi pwedeng isang sagwan lang. Kailangan sumasagwan ka sa kaliwa, sumasagwan ka rin sa hangin, sa kanan. Nang sa ganoon, dire-diretso ang iyong direksyon. Mga kapatid, promise, kung isa lang ang ginagamit natin, sumasagwan lang tayo, at hindi natin binabalanse ang ating pagsagwan, hindi natin mararating ang ating patutunguhan. Amen po ba? So, kung may pangarap tayo, lalo na sa ministeryo sa ating Panginoon, gamitin po natin ang dalawa. Ang pagsagwan sa kaliwa at ang pagsagwan sa kanan. Meaning, ang panalangin, no? At ang pag-aaral ng kanyang salita. Thirdly, para mas mapalalim natin ang relationship natin sa Diyos, ay sa pamamagitan ng continuous meditating of God's grace and mercy. Look at this, no? Kung hindi mo naiintindihan kung saan ka galing, ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa iyo na dahil tayo ay makasalanan, wala tayong pag-asa. Tayo ay patay sa paningin ng Diyos. By God's mercy and God's grace, sabi nga
ang God's grace ay unmerited favor, no, galing sa ating Panginoon. Ang mercy naman ng ating Panginoon, though wala siyang responsibility sa atin para kung tayo man ay mapahamak sa impyerno, we deserve it kasi tayo lahat ay pinanganak sa pagkakasala. But sa biyaya at sa kahabagan ng ating Panginoon, iniligtas niya tayo. Amen po ba? Always remember that. Biyaya lamang ng Panginoon at ang kahabagan niya ang naging dahilan para po tayo ay maligtas. Sa biyaya at kahabagan niya, ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-suffer ng hirap sa krus at namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. By continuous meditating God's grace and mercy, malalaman po natin, without God, we are nothing. By continuous meditating God's grace and mercy, makikita po natin, we have to develop our relationship with Him. Amen po ba? Why? Kasi siya yung unang umaksyon. Siya yung unang humakbang to build the relationship, no, with us. So, ginawa ng Diyos, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son." Hindi na natin pag-usapan kung sino yung mga yung kasama sa world na yun. Basta sabi ng Biblia, God loves humanity. Eh sino doon? Of course, lahat naman ay makasalanan. People of the world. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. So, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para ano, establish yung relationship niya sa atin. Kaya nga yung John chapter 1 verse 12, malinaw eh, sinabi ng Panginoon, to those who accept Him, no, He has given the right to become children of God. Could you imagine anak ka ng Diyos? So we have to develop our relationship with God kasi siya yung unang humakbang para ma-establish yung kaugnayan natin sa Kanya. At tayo bilang mga anak niya, siya yung bilang ama natin, napakahalaga po nito na manatiling mainit ang relasyon natin sa Kanya. Amen po? Kaya mga kapatid, ito yung una, sabi sa atin ng salita ng Panginoon, go deeper in relationship with God. Okay? Secondly, go deeper in relationship with others. Ayan, di ba? Matthew 28, no? Verse 19. Sabi po na sa talata ay ito yung tinatag nating Great Commission. Go, therefore, into all the world. Make them my disciple. Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Yung salitang go, ay kinomission niya ang mga tao na lumakad. So, sa paglakad niya, kanino pupunta? Sabi riyan, go into all the world. No? Go. Mayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Without exemption, puti, kayumanggi, negro, walang pipiliin. Lahat ng mga bansa, dilat ang mata, eksakto lang, o singkit, walang pipiliin. We have to proclaim Christ. We have to preach the gospel of salvation. Walang discrimination. Lahat ng tao, ang sabi ng ating Panginoon, dito makikita po natin, we have to go, no, to the people. Magkaroon tayo ng relasyon sa kanila.
relasyon, meaning magkaroon tayo ng connection sa kanila. Napakahalaga po ng connection eh. Sapagkat hindi mo kayang ituro sa kanila ang kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos kung hindi ka connected sa kanila. Hindi mo kayang i-preach yung gospel kung wala kang kaugnayan sa kanila, kung hindi ka nila kilala. Ano? Napakahalaga po nito upang makita po natin na para ma-develop yung relasyon natin sa mga tao, kailangan natin ng connection. Connect with those people na gusto mong ma-share ng gospel. Kaya po, ako pag lumalapit sa tao, hindi agad-agad isi-share ko yung gospel eh. Ginagamitan ko sila ng strategy. Alam nyo naman po mga kapatid, ang inyong lingkod, hindi naman po sa pagmamayabang, nagyabang na ako. Mahusay po akong mag-basketball nung araw. Ewan ko ngayon, no? Hindi ko na yata kayang tumakbo ng balik-balik sa court. Pero hindi naman magaling na magaling, ano? Pero hindi rin naman bulok maglaro. So ngayon, ginagamit ko yung style ko sa paglalaro to connect with people na mahilig mag-basketball. Secondly, mahilig din po yung lingkod sa chess. Mga taong mahilig sa chess, kaya kong mag-connect sa kanila eh. Kasi parehas kaming mahilig sa chess. Thirdly, marunong din akong mag-connect sa mga taong mahilig sa badminton. Kasi naglalaro-laro din ako. Hindi magaling, pero alam yung mga taong may passion sa ganyan laro, kaya mong mag-connect sa kanila. Because you have the same hobbies and interest, no? Pati nga mga kapatid, dito nami-misinterpret po ako, no? Minsan nakikilaro ako sa mga kabataan. Nag-ML din po ang inyong lingkod para makakonect sa kanila. Alam nyo, katakot-takot na pula ang inabot ko. Dahil sabi na si pastor, nakikilaro. Sabi ko, bakit? Kung ito ang magiging paraan para sa mga taong mahilig maglaro ng ML, pwede ko silang i-evangelize sa pamamagitan nito. I mean, yung mga kabataan na adik-adik sa ML na hindi natin miyembro. Amen po ba? Hindi pa natin kapanalig. So, mga kapatid, ginagawa po natin itong mga bagay nito just to bring closer, ano, yung mga tao sa atin. Kasi napakahalaga ng connection. Hindi po pwede na pupunta ka agad sa isang tao at turuan mo siya ng gospel. Naku po, mga kapatid, pagsasarhan ka ng pinto. Ngayon, ang inyong lingkod, kahit papaano, naglalaro ng ping-pong, nag-aaral mag-ping-pong, hindi magaling, actually, hindi marunong. Pero nakikilaro ako. Why? Naniniwala ako, maraming napunta sa ping-pong court, sa table tennis, na wala pang relasyon sa ating Panginoon. We have to connect with them. Amen po ba? Huwag niyo i-judge kung ano yung mga habits ng tao. Kinakailangan maintindihan po natin sila. At kinakailangan makakonect po tayo sa kanila. Tingnan nyo itong sasabihin sa inyo. Unawain nyo po itong magaling. Napakahalaga ng connection. Sa mga doktor, ang makakaintindi lang ng lengguwahe nila, doktor. Sa mga engineers, ang makakaintindi lang ng trabaho nila, kapwa nila, engineer. At ganon din ang arkitekto. Sa mga attorney, sa mga abogado, ang makakaintindi lang sa kanila at sa trabaho nila at sa lengguwahe nila ay kapwa nila abogado. Sino magmi-mission sa kanila? Yung katulad nila. Tatanungin ko kayo, how do you connect with people? Kung ikay magaling magluto, gamitin mo yan para makakonect sa tao. Kunin mo lahat ng mga kakilala mo, gather mo, lalo na yung walang relasyon sa ating Panginoon, turuan mo silang magluto, ipagluto mo sila, pakainin mo sila ng masarap. Pag busog na sila, sabihin mo, pinakain ko kayo, makinig naman kayo sa akin ng salita ng ating Panginoon. That's how we connect with people.
may binigay na skill sa iyo, may binigay na talent sa iyo ang Panginoon, gamitin mo yan para makakonnect sa kanila. Hindi yung pagdating dito, ikaw talaga, makasalanan ka, ayaw mo makinig ng salita ng Diyos, puro ganoon na lang. Hindi po pwede yun. Kinakailangan, makakonnect ka muna sa kanila. For you to understand others, no? Kailangan mong tumungtong sa kanilang mga sapatos. Amen? Kaya po, napakahalaga ng connection. For us to have deeper relationship with others, number one na importante dyan, connection. Secondly, interaction. Interaction. Kailangan mag-interact ka. May connection ka na. So, ano ngayon ang gagawin mo? Say something, no? And expect feedback, interaction, no? Tanungin mo sila, kumusta ka na? Ano kalagayan ng buhay mo ngayon? Ano yung nasa loob mo? Meron bang problema ikaw? Di ba? Sometimes yung mga taong kausap natin, di mo alam, may nakatago ng kutsilyo sa bulsa at magsasaksak na lang sa sarili dahil sa dami at sa laki ng kanyang problema, hindi mo alam eh. You know what? Kasama kanya, natanong mo, biglang tumulo luha, naibulalas yung sama ng loob, na i-release yung mga tension, yung mga anxieties, dahil sa iyong ginawa, mapigilan siyang magpakamatay. Ganong kahalaga. And then, pag nagkaroon ng interaction, alam mo, mas lalalim ang kaugnayan mo sa iyong kapwa. So, napakahalaga po nito, connection and interaction. Pag naibulalas niya sa iyo, sometimes may mga taong naghahanap lang ng makukwentuhan. Dahil ang laki-laki ng problema sa asawa. Yung asawa niya, may iniispat ang iba. Laki ng problema sa anak. Yung anak, puro laro lang ang alam. Hindi niya masabihan. Nagalit siya sa kanyang anak. Pero kailangan may mga taong mapagkukwentuhan. Ibigat na bigat na kaatakihin na yan. Pag natanong mo at naobulalas niya yon, gagaang ang pakiramdam, masasalba mo ang kanyang araw, masasalba mo ang kanyang buhay. Amen po ba? So we have to interact. Hindi mo alam eh, kusan yung mga taong masayahin, nako, sila yung malalaki ang problema. Sila yung anlalalim ng sugat sa puso. Pero tinatakpan ng pagiging masayahin nila. Amen po ba? So, we have to interact with them. Napakahalaga po nito kasi hindi mo masusukat ang tao kung hindi mo siya makakausap. Okay? And then later on, may share mo kung sino si Christ sa kanila. And thirdly, to go deeper in relationship with others, we have to be intentional and personal. Naalala ko nung isinare po ng ating Pastor RJ na ang pagdi-disciple is intentional and personal. Napakahalaga po nito para ma-develop yung trust sa inyo, sa bawat isa. Kinakailangan intentional and personal. Ako sa totoo lang, sabihin nyo nang matakaw ako magkape. Yes, meaning ko. But sometimes, isa yun sa mga approach ko na para makapunta sa bahay, may kape ba sa inyo? Pakape. Para personally, makapunta ako roon. At yung pakikipag-usap ko tungkol sa paghingi ng kape, actually marami namang kape sa bahay, but sa inyo pa ako makikip-kape, that is intentional. Para ma-open mo yung bahay mo, makapagkwentuhan tayo habang umiinom ng mainit na kape. At masarap yun, no? Napakasarap sa pakiramdam. Natutuwa ako kapag kapo ako ay dinadalaw ng DS ko, ng kapwa ko manggagawa, mga mentors ko, mga generales. Sobrang masaya puso ko. Yun bang parang nararamdaman ko, ay, concerned pala sila sa akin. Mga kapatid, ito pong Great Commission hindi lang ibinigay sa mga pastor. Ito po ibinigay sa lahat ng mga Kristiyano. Na humayo kahit gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, ito po yung task na ibinigay sa atin.
tayo po ay may tinatawag na everyday commission. This day, hahanap ka ng isang tao, isi-share mo yung pag-ibig ng Diyos. Huwag kang papayag na sa isang araw, wala kang masyera ng pag-ibig ng Diyos. You have to be intentional and you have to be personal. Amen po ba? Napakahalaga, mabuo muna yung relasyon sa ating kapwa. No? To go deeper in relationship with others by having connection with them, interaction, and it must be intentional and personal. Amen po ba? So, thirdly, patungkol po sa ating pinag-uusapan, to go deeper, yung pangatlo ay sabi riyan ay go deeper in training for righteousness. Look at this, yung verse na pinag-uusapan natin. Sabi rito ng ating Panginoon, teach them to obey. Teach them to obey everything I have commanded you. Ituro mo sa kanya ang lahat ng natutunan mo sa akin. Amen po ba? Napakalaga po na kung may natutunan tayo mula sa ating Panginoon, ituro natin sa kanila. And this is the very heart of discipleship. Turuan silang sumunod sa ating Panginoon. Lahat ng natutunan natin sa ating Panginoon ay ituro natin sa iba. Tingnan nyo ito ha. Yung process of discipleship, could you imagine 2,000 years ago, ang ating Panginoon ay tumawag ng 12 alagad. At yung 12 alagad, tinrain niya. Evangelism, discipleship, training. No? Mula noon hanggang ngayon, nanatili ang Christianity. Why? What is the secret? No? Bakit nanatili ang Christianismo? I do believe. Tinrain sila ng Panginoon at sila ay nag-train ng mga susunod na mga leaders. At yung mga na-train nila ay nag-train din ang nag-train. At hanggang sa panahong ito, ang mga Kristiyano ay patuloy na nagte-train. Pag sinabing training, medyo hinahasa ang mga Kristiyano. Kaya po ang mga Kristiyano hindi dumaan sa proseso ng training ay sabihin na nating ampaw. Kristiyano pero mababaw. Kristiyano pero walang laman. Kristiyano pero parang hindi nag-mature na bonsai. No, alam niyo ba yung mga halamang bonsai? Yung dapat talaga puno siyang malaki, pero dahil may mga ginawang proseso sa kanya, hindi na nakalaki, ganun lang. Ang cute! Eh, sa halaman, cute ang bonsai. Pero sa isang Kristiyano, naku po, nakakatak cute. Why? Diyan mo makikita yung mga Kristiyanong madamot, mga Kristiyanong sakim, mga Kristiyanong mapulain, mga Kristiyanong may tanim ng sama ng loob, mga Kristiyanong matampuhin, may mga Kristiyanong sensitive, konting makarinig lang ng mga salita, galit na agad, masama na, ayaw na agad. Iyan ang nakakatakot sa mga Kristiyanong bonsai. Mga kapatid, hindi lang para sa pastor to, kundi para sa lahat ng mga leaders. Magpa-train po tayo. Inutos ng ating Panginoon, teach them to obey everything I have commanded you. Teach them. Hindi mo lang ituturo. I-train mo sila papaano sumunod. Okay? So, to go deeper in training for righteousness, number one, train them to be obedient to Christ. Turuan natin silang maging masunurin sa ating Panginoon. Secondly, train them to abide in Christ. Yung bang manatili, yung maging matatag,
yung bang kahit na anong nararanasan, hindi niya i-give up yung kanyang pananampalataya. And thirdly, train them so that they will be productive, no? Productive in Christ. Kailangan silang matrain kasi hindi sila magiging mabunga kung wala kay Kristo. Magiging mabunganga sila. Maraming nakikita, lahat na nakikita, mali. Pero yung magaganda, hindi nila nakikita. Yung mga tama, hindi nila nakikita. Kaya nga mga kapatid, this morning, I encourage you to go deeper in God. Amen po ba? Go deeper. Humayo tayo. Maging malago tayo. No? Go deeper in relationship with God. Go deeper in relationship with others. And go deeper in training for righteousness. Pero bago ka makapag-train ng iba, please, train yourself first. Amen po ba? Nawa, habang tumatagal tayong Kristiyano, mas lumalalim tayo sa ating Panginoon. Napaka-importante to go deeper. Sapagkat kung malalim ang relasyon mo sa ating Panginoon at sa ating kapwa, mga kapatid, for sure, magiging matatag at magiging mabunga tayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon mula ngayon, magpakailanman. Let's pray. Lord, maraming salamat sapagkat ang salita mo ay inayag sa amin. At kung may mga bagay na humahadlang sa amin, for us to go deeper in you, in your words, and in relationship with others, Panginoon, patawarin niyo po kami. And we pray, Lord, palakasin niyo kami, empower us, Lord, para maisabuhay namin ang iyong mga salita at masunod namin ang iyong utos to go and make disciples of all the nation. Pagpalain niyo, mga kapatid, kung ito at samahan sila sa kanilang pamumuhay bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano. Salamat po sa makanilang lahat ang iyong basbas, pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.